have in you the same attitude that is also in Christ. Isang mapagpalang linggo po, mga kakwentuhan, mga kaibigan, at ito si Father Zander para sa kwento na may kwenta. Naging uso na sa social media, lalong-lalo na sa Facebook, yung mga samot-saring hamon na ginagawa natin sa pagpo-post. Like, drop your photos challenge, drop your first love photos challenge, drop your couples photos challenge. Meron ding drop your first schools challenge. At kung ano-anong pang mga hamon na mga challenges na meron tayo sa Facebook at sa social media, meron ngang huwag kalimutan ang 15 billion challenge. Mga kapatid, may mga iba't ibang hamon tayong nararanasan sa ating buhay, different challenges in our lives, and it's very beautiful that our readings today, in this Sunday, our readings also challenges us to be like Christ. Sa pangalawang pagbasa, halimbawa, inaanyayahan tayo to have that same attitude with Christ. And in our gospel today, what is the challenge that we have, that we need to live in our gospel today? What is this attitude that we need to embody as Christians, seen in our readings in this 26th Sunday of Ordinary Time? First, mga kapatid, our readings today challenge us to be converted for Christ. Naway magkaroon tayo ng conversion. Naway magkaroon tayo ng pagbabago. Napakaganda sa unang pagbasa, sinabi ng Diyos ay maawain, lalong-lalo na kahit na ang tao'y nagkasala, ngunit kung siya ay magbago at tumalima sa Kanya, magkakaroon siya ng awa para sa Kanya. And this is the challenge that we have today, naway magkaroon tayo ng conversion, pagbabago, to be converted for Christ. And this is also the thing that we see in our gospel that we have today. There is this change, there is this conversion to the second son invited by the Father. Nagkaroon siya ng pagbabago at tinupad niya ang utos ng kanyang ama. Converted for Christ. Conversion, pagbabago. At pangalawang challenge po sa ating mga pagbasa ngayon is naway magkaroon tayo ng commitment, committed to Christ. No, magkaroon tayo ng pagbabago, but then naway sa ating pagbabago, we need to be committed to that change. Magkaroon tayo ng pangako para isabuhay yung pagbabago na gusto nating gawin. At ito rin ang paanyaya sa atin. When you say yes to God, naway maging committed tayo sa ating yes sa Panginoon. This is the invitation also that we have, that we renew every celebration of the Easter Sunday, when we are invited to renew our commitment, our baptismal promises to the Lord. Naway ang ating pagbabago ay magkaroon ng commitment, committed to Christ. At lastly, ang isa sa mga hamon, ang isa sa mga challenge ng ating pagbasa ngayon, to have that same attitude like Christ, naway magkaroon tayo ng consistency like Christ. Hopefully, we become consistent like Christ. Siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos Ama hanggang sa kanyang kamatayan. Naway magkaroon tayo ng consistency like Christ. Naway magkaroon tayo ng pananatili katulad ni Kristo. Even after death, magkaroon tayo ng pagbabago, magkaroon tayo ng pangako, commitment, naway magkaroon tayo ng pananatili sa mga attitude na ito, attitude that is like Christ. So then, my dear brothers and sisters, ito yung mga challenges na meron tayo sa ating mga pagbasa ngayon. And we hope na kasama ng mga challenges na ito, magkaroon tayo ng courage, magkaroon tayo ng lakas loob, magkaroon ng conversion, magkaroon ng commitment, at magkaroon ng consistency, pagbabago,
pangako at pananatili. At ito ang ating dasal in this 26th Sunday of Ordinary Time, that hopefully, even amidst challenges, we do have that same attitude of Christ. An attitude that is open for conversion. Conversion towards the good. Change towards the better. And then magkaroon tayo ng commitment for that good. At naway magkaroon tayo ng consistency towards the good. God bless us all. Amen. Send, O Lord, holy apostles into your church.